Mga kaserbisyo, abay nagbabalik nga po ang barkadahan ng San Juan E kung saan nagkaroon po tayo ng chance para makapanayam ang ilan sa mga paborito niyong kapamilya stars. Unahin na natin syempre, ano nga ba ang say ni Andy Abaya na sila nga ay talagang magbabalik na sa theater stage? Panoorin po natin ito. Nagbabalik nga po ang Tabing Ilog The Musical rerun. Ikaw naman, anong na-feel mo nung, 'di ba, nagsuschool ka, busy ka sa school. Tapos ito balik na ang ano, Tabing Ilog sa Peta Theater. Noon sinabi sa'yo na, "Oh, we will be back." Ano yung una mong naramdaman? Siyempre na-excite ako kasi genuinely na-enjoy ko naman talaga yung experience ko dito sa teatro kasi first time, so it was a whole new experience for me and ang dami ko rin natutunan. So I want to keep learning as an artist and itong teatro, napakalaking tulong talaga to sa pag-hone ng skills namin, hindi lang bilang artista, kundi bilang tao din. Yung discipline, yung respeto, yung courtesy, and yung dedication and yung puso na binibigay namin para sa teatro. So I'm really looking forward to start with the rehearsals and to be with our my fellow cast. Mabilis lang next month na kagad. Yeah, actually next week magsistart na kami ng rehearsals. Tapos after 2 weeks, 3 weeks lang ata yung rehearsals namin tapos show. Kanina naging emotional ka din doon sa may isang question na parang feeling nyo pinush kayo ng mga tao behind the camera. Ito lang camera sa sine, sa theater. Hindi, ni direct Vince at ni direct Phil, di ba? Parang naging emotional ka rin. Bakit? Yes, kasi siguro, nung, sa totoo lang, nung pumasok ako dito sa Tabing Ilog, napansin ko kasi na kaya nila. Marunong sila kumanta. Sa sila teatro sila. Yes, like, confident sila sa pag-pag-pag. And I guess that's what I lack on, yung confidence din sa sarili ko nung pagsimula. Nung bago. Kasi sobrang unfamiliar para sa akin. So, parang really, bago mundo. Yeah, parang yun. So, nakaka-overwhelm. It was, hindi ko alam kung ano yung maramdaman ko. Tapos yun nga, aware nga po yung kailangan kong i-work on and improve on. Kaya, tinulog. Pero I'm grateful kasi this, hindi naman nila yung pinaramdam sa akin na you lack a lot of things. Or like, hindi nila pinaramdam na I'm far behind. Okay. Instead, they really, really pushed me and surrounded me with the cast, yung mga veterans, para maangat ko rin yung sarili ko. Para same kami ng emergency level kasi sanay na sila. So yun, parang grateful ako kasi kahit parang maybe it was just all in my head or maybe I was just overthinking it. Kasi Sir Phil, Direct Phil, like lagi, parang ever since na I really worked hard, in-acknowledge na yun and sobrang, I guess that's what made me feel emotional kasi I really worked hard and having to be acknowledged by our own director, an honor yun syempre, knowing na first time ko pa. So yun, thankful ako sa lahat ng nakasama ko at makakasama ko pa dito sa Tabang Ilog kasi they really really helped me. Parang we're all pulling each other up. Actually, yeah. Parang pareha sila na naramdaman ni Angie, di ba? Yes. Na parang sila sure, carry ba namin, ganyan, di ba? Kasi bago talaga, hindi talaga ako. Parang, uy, kakanta ako, kailangan malakas yung boses. Kahit naman marunong siya kumanta talaga. Pero parang yung lakas kasi ng iba yung teatro, iba yung, iba yung, may technicalities pa rin siya, alam mo. Correct. Thank you so much and congratulations. Thank you, Mama Jai. I missed you so much. Ayan, mga kaservisyo. Angie, ano nga ba ang kwento? Kaservisyo, panoorin at pakinggan natin ito. Mga kaservisyo, katatapos lamang po ng Tabing Ilog The Musical rerun, kasama natin si Angie Salvacion na gumaganap bilang si Corinne. Kanina sa naganap na press, naging emotional ka na. Why? Kwento sa mga kapamilya at kaservisyo. Kasi syempre, we all have our downs. And nandun ako at that point and yung Tabing Ilog talaga yung naging big help for me na, you know, to bring back my confidence, yung kumpiyansa ko sa sarili. Kaya sobrang naging emotional ako kasi akala ko na parang, huwag na lang kayo. Kasi nung una talaga, mama, ayaw kong mag-audition. Mm-mm. Pero pina-audition talaga ako. So, doon ko na ano ko lang sa isip ko na parang, paano kung di na lang ako nag-audition, edi magiging stagnant ako. Maniniwala ako sa sinasabi ng iba na hindi ko kaya, pero kaya ko pala. At saka ang galing, di ba, napaka-importante na dapat merong mga tao na nagpo-push sa atin na kaya natin. At na-mention mo nga, si Direk Phil Noble. Kumbaga parang forever mo na yung daladala. Forever na talaga. Vivory, anong kwento?
Ngayon naman, mga kasipisyo, kasama natin si Viberry. Yes. Ayan, nakakatuwa kasi dito syempre rerun. Sabi nga nila direct at saka direct Vince kanina sa Presco na the more na nagpapaulit-ulit kayo na nagpe-play nung inyong musical, mas parang nahahasa, nabubuo kayo. Ano masasabi mo dyan as an artist? As an artist, kasi like, ikaw meron ka rin ka-alternate. Yes. Oo. Tsaka, syempre, since may mga ka-alternate kami, parang napapanood namin kung paano sila mag-performance. Mm-hmm. So, parang nagkakaroon din kami ng mas maraming ideas na, oh, maganda yung ginawa niya. Pwede ko din gawin yun, or pwede ko din bigyan ng flavor, or mag-experiment with other nuances, or beats and actions, na talagang kahit na magpareha kami ng role na ginagampanan, parang may kakaiba pa rin. Kasi, para ma-inspire yung mga tao na panoorin yung lahat ng shows. Kasi syempre may something na ano na si Viberry magagawa nito, si Sheena ang makakagawa nito. Yes, may kanya-kanya kami flavors. Totoo. And syempre yung ano yung tanong mo? Hindi, syempre di ba? Ito parang mas nasa puso mo to na. Yes, oo. Oh. Diba? Kasi syempre, musical, acting, eh alam naman natin, yan talaga yung parang pinaka-core ng isang Viberry. Yes. So parang ito tabing ilog na rerun na to, eh happy ka? Oo naman, super. Kasi gaya nga na sabi kanina namin na yung first run, it was last year pa. Uh-huh. So ngayon na nagkaroon kami ng rerun, parang with every experience that we've had in the past, parang dadalhin namin siya and parang mas nagiging mature kami and mas merong longing. Mm-mm. And excitement to perform and bond with other performers. Nakakatuwa, no? Parang hindi ka rin nababakante, di ba? Thank God. Yes, tuloy-tuloy. So after nung Can't Buy Me Love, na talagang may nga din yung character mo doon, yes. You have Tabing Ilog, ganyan. Mm-hmm. So sa serya, mayroon bang upcoming next? May mga pinaplano ba? Niluluto? Wala po as of now, pero dito meron ka nakafocus pong, ngayon. Yes, and an upcoming film. Ay, bongga yan. Yes po. So, abangan ko very soon. Kasama ko dyan sina Miss Glyza, sila Alice, Khalil, Miss Lilith. So, yeah. Soon! Oo. Bongga, abangan! Yes, abangan niyo po. Maraming salamat. Ang taray! Kahit alamin naman natin kung ano nga ba ang senya na nagkaroon sila ulit ng pagkakataon na i-showcase ang kanilang galing, ang kanilang talento, hindi lamang sa telebisyon, bagkus sila ay mapanood ng live na live sa rerun ng Tabing Ilog The Musical. Kobe, ikuwento mo! So, ngayon naman kasama natin si Kobe Brown. Yes. Congrats for the Tabing Ilog The Musical rerun. Anong napifeel mo? Kasi syempre parang ang daming nagkwento sa akin na itong musical na ito, parang lahat kayo na-push yung limits yun na we can do it, kayang-kaya nyo talaga. Sobrang excited po ako for this next rerun. You know, I've been really looking forward to this for a while now. And theater really brought, Tabing Ilog really brought me the confidence that I have right now, especially with my acting. I feel more confident on in front of a camera, on stage. So, sobrang excited po ako. And I hope I can give you guys a different version of James this time. So, yeah. I'm bongga. May mga nakakapansin, hindi ko nakikita masyado yung post ni together. Yeah, hindi. Oo, why? Oh, we haven't. She doesn't post me also, but we're always together. Yeah. Where we always hang out. You know, I'm letting her do her thing and she's letting me do mine. Because she's studying. Opo, she's studying at the moment and I'm very proud of her because she's sobrang masipag sa studies niya. At saka ikaw galing ka ng ibang bansa. Opo, I came from the UK last week. Mm. Ang ginawa mo sa UK? So, nakita ko yung daddy ko after 5 years. Right? Opo. And yung grandparents ko, yung kuya ko, yung little sister, so I was there for a month and yeah, I enjoyed my time there. Kumbaga vacation, and then after that, you're back here in the Philippines. Yes, working. With the Bonggang Project agad-agad. Yes. How about teleserye? Is there ano, parang offers na gagawin soon? I'm not sure po, but there is something coming up soon. Ay, abangan natin yan. Abangan you po. With Andy. Hindi po. Abangan. Naku, ano ba yun? Thank you so much, Kobe. Thank you. Thank you po.
eto na, last but definitely not the least, mga kaserbisyo, sino kaya itong bagong makakasama ng barkadahan ng Tabing Ilog sa San Juan E? Magaling din ito, hindi to bago sa teatro. Ikwento mo na nga agad-agad our very good friend, Adrian Lindayag. Take it away! Mga kaserbisyo, ngayon naman kasama natin si Adrian Lindayag. Congratulations for being part of the Tabing Ilog, the musical rerun. Salamat po. Sobrang kilig-kilig talaga ako nakasama ako sa rerun. This is my first run and my first time joining the cast of Tabing Ilog. Ikaw kasi, ano, sanay na kami napapanood ka namin sa teatro at sa mga teleserye, di ba? Pag sa ganito ba, nag-audition ka pa rin ba? Actually, dito po sa particular musical na ito, hindi po ako nag-audition. Pero sa mga ibang mga production po, katulad nung ginawa kong Rent last May, nag-audition po ako for that. Oh, diba? At least ito, handpick ka na talaga for the role of Andoy. Yes. Diba? Kamusta? Nakita namin yung mga rehearsals, may mga training-trainings na kayo. Ikaw ba naging close na agad sa mga bago mong kasama dito sa show? Yes, kasi parang kalahati nung cast, eh, nakatrabaho ko na before. So, mga actually, kaibigan ko na. At yung iba naman, yung mga hindi ko pa nakakasama sa trabaho, eh, kaibigan ko na rin dahil mga nakakasama natin sa ball, event. So, lahat po sila ay kaibigan ko na noon pa. Bukod sa teatro, alam ko po, meron po siyang serye na Kabibilangan. Yes. Ano bang sabihin? Ay po, in-announce naman na po. Abangan, invite mo na sila, yes, dahil ang show malapit na rin yan. Malapit na pong ipalaba. Malapit na po mapapanood ang Saving Grace ng ABS-CBN Studios at ng Dreamscape Entertainment. Yan po, ako po ay si Charlie. Okay. Yan ang pangalan ng character ko. Yes! Charlie Bizon. Yes. Yan po ang pangalan ng character ko. So yan, Saving Grace starring Julio Montes, Sharon Cuneta, Janice de Belen, Sam Milby, at marami pang ibang mga artista. Directed by FM Reyes and Dolly Dulo. Yay! Thank you so much, Adrian Lindayag! Bye! For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel!